Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, kinilala ni Philippine Coast Guard Commandant CG Admiral Ronnie Hill Gavan ang Pilipinong crew ng isang cargo vessel na sumagip sa mangingisda na ilang araw nang nawawala sa karagatang malapit sa Agno, Pangasinan. Batay sa Facebook post ng PCG kahapon, nagbabaybay patungong Subic, Zambales ang MV Deryang Space na nakarehistro sa flag ng Hong Kong nang matagpuan at i-rescue nito ang isa sa dalawang missing Filipino fishermen. Ayon sa investigasyon noong November 17 nang pumalaot ang mga mangingisda, ngunit bigong makabalik sa Pampang dahil sa masamang panahon na nagresulta sa paglubog ng sinasakyan nilang bangka. Nang matanggap ng PCG ang ulat mula sa pamilya ng mga biktima, agad nitong tinimbrehan ang mga paparating na sasakyang pandagat sa possible sightings ng mga biktima, dahilan upang maalerto ang MV Deryang Space. Kahapon nang nakarating ang general cargo sa Subic Port lula ng mangingisda na sinalubong ng kanyang pamilya, PCG personnel at ilang opisyal ng Agno LGU. Nagpapatuloy naman ang operasyon ng search and rescue team para hanapin ang isa pang nawawalang Pinoy. Nasawi ang dalawang lalaking lula ng motorsiklo matapos nitong sumalpok sa isang tourist bus sa Naga City sa Southern Cebu bandang alas 4 ng umaga November 19. Base sa initial na investigasyon ng pulisya, binabaybay umano ng tourist bus ang kahabaan ng Sitio Mohon sa barangay Langtad sa Naga City nang biglang sumalpok ang motorsiklo sa bus. Tinitingnan din ng pulisya kung nasa impluwensya ng alak ang dalawang biktima matapos makita ng ilang mga nakasaksi na pagyawang-gewang itong magmaneho bago pa mangyari ang aksidente. Makikita naman sa video ang matinding pinsalang natamo ng motorsiklo na halos mayupibungsod ng malakas na pagkakasalpok nito sa bus. Napaulat din ng walong Taiwanese nationals na lula ng bus ang nasugatan dahil sa nangyari na agad namang dinala sa ospital upang magpagamot. Maaring maharap sa kasong reckless imprudence resulting to homicide and damage to property ang driver ng bus. Mainit ang naging pagtanggap ng mga Pilipino at Filipino-Americans sa pagdating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Honolulu, Hawaii. Ang pagbisitang ito ng Pangulo sa Hawaii ang nagmamarka sa muling pagbalik nito sa lugar kung saan ipinatapon ang pamilya Marcos kasunod ng pagpapatalsik sa pwesto ng nooy presidente at ama nitong si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. taong 1986. Sa naging pahayag ng Pangulo habang kaharap ang Filipino community sa Hawaii Convention Center, hindi mapigilang magpasalamat ng punong ehekutibo sa mga taong tumulong at hindi nagpabaya sa Marcoses sa kasagsagan ng darkest days ng pamilya. These are the people that kept us alive for 6 years. Una nang nakipagkita sa Filipino communities sa San Francisco at Los Angeles sa California ang Pangulo sa sidelines ng 2023 Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit. Bukod dito, isa rin sa sadya ng Pangulo ang US Indo-Pacific Command Headquarters sa Honolulu bago ito bumalik ng bansa. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatili nakatutok para sa susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.